Tatlong magkakaibigang namigay ng relief goods sa San Jose, Batangas ang nadisgrasya habang pauwi. Sa kasamaang palad, lahat sila nasawi. May report si Emil Sumangil. Kuha ang mga larawang ito, makaraang pumailalim sa truck ng mais. Ang kotseng sinasakyan ng tatlong magkakaibigang nagbigay ng relief goods sa mga sinalanta ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Naganap ang disgrasya alauna ng madaling araw kahapon sa barangay Banay-Banay First, San Jose, Batangas. Dead on the spot ang driver ng kotse na si Maximino Alcantara III, 22 anyos, isang negosyante. Sobra. Ang hirap tanggapin. Doon ako nahihirapan. Kasi araw-araw nakasama. Bago magkakaganyan, mababalitan mo na na-aksidente siya. Dahil kita ko lahat yung pangyayari niya, siya pumasok sa ilalim ng 10-wheeler. Ayon sa ilan ng biktima, namigay ng relief goods sa San Jose Municipal Multipurpose Hall si Maximino, kasama ang dalawa pa niyang kaibigan. Papauwi na raw ang grupo ng maganapang hindi inaasahan. Nag-iimbestiga na po ang San Jose Batangas Municipal Police Station para matumbok kung ano ang ugat ng disgrasya. Kung inyong makikita mga kapuso, nagmistulang nilamukos na lata ang sasakyan kung saan po nakasakay ang mga biktima. Napitpit po ang bubong, nawala ang nguso ng sasakyan, tumabingi ang makina. Ito po'y nangyari makaraang pumailalim ang sasakyan ng mga biktima sa cargo truck. Ayon sa ilan ng biktima, likas na matulungin si Maximino. Siya raw ang nagtulak para magpaabot ng paunang tulong sa mga evacuees mula Ogansilyo at Talisay na ngayon narito sa kanilang munisipyo sa San Jose. Sabi ko sa mga anak ko, nakakaiyak ang pangyayari sa ano dito sa Taal. Then mga bandang alas tres, sinabi sa akin ng anak kong yan, Mama, punta tayo sa Buluwagan. Alam ko na. Pumunta na kami, nalaman namin. Sige, sabi niya sa akin, Mama, share ka. Anong magkano share mo? Ang bilis ng mga pangyayari. New Year pa tayo huling nagkita. Hindi ka man lang nagsabi. Sabi, wala kang palatandaan. Tulungan mo kami na makamove on kasi ang hirap, ang hirap-hirap. Tumangging magbigay ng statement ang pamilya ng dalawa pang nasawi. Emil Sumangil, GMA News.